Masyadong humanga ang Panginoon sa matinding pananampalataya ng mga kaibigan ng isang paralitiko. Sa isang pagkakataong ito ay punong-puno ang bahay na pinagdarausan ng pagpapagaling ng Panginoon sapagkat sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling. Kaya naman dumagsa ang maraming mga tao. At walang puwang para makaraan yung isang paralitiko na nasa higaan. Kaya ang ginawa nila, binutas yung bubong at inihugo sa baba sa harapan ng Panginoon. Touch na touch ang Panginoon. Kaya nasabi niya ang katagang, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Ito'y minasama ng mga eskribas at pariseo. Sabagat para sa kanila, ito'y isang malaking kalapastanganan na magpatawad ng kasalanan sabagat Diyos namang ang pwedeng magpatawad. Sabagat hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Mesiyas o anak ng Diyos. Maaring sa kanilang tingin ay mali ang sinabi ng Panginoon. Humihingi ng kagalingan, pero pinatawad ng Panginoon. Because the Lord attacked the root cause of sins. At ano po yung ugat ng kasalanan? Ang ugat ng karamdaman ay kasalanan. Kaya naman binunot lang ng Panginoon yung nagiging sanhi ng kasalanan, ng nagiging sanhi ng karamdaman. Walang iba kundi ang kasalanan. Kaya nang sinabi niyang, "Pinatatawad ko ang iyong mga kasalanan," pinatawad muna at pinagaling ng Panginoon muna yung kaluluwa. At pagkatapos naggumaling yung kaluluwa, susunod na ang pagpapagaling sa kanyang katawan. Kumbagay, tinanggal muna ng Panginoon ang pinakang root cause at pinakang main problem ng karamdaman. Walang iba kundi ang kasalanan. Kaya naman, nalaman ni Jesus ang iniisip nila. Kaya, sabi niya, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitik kung pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o sabihin tumindig ka at lumakad. Kaya naman, sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mong iyong higaan at umuwi ka. At tumindig nga ang paralitiko at umuwi sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Isang himalang ginawa ng Panginoon sa harapan ng mga eskribas at mga pariseo at ng maraming mga tao. At this time, ginamit na niya ang kanyang makapangyarihang salita. There are diverse ways by which we can receive healing of the Lord. Sa pamagitan ng paghipo, pamagitan ng touch, ngayong araw na ito, sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. The power of His Word. Kaya naman ang kanyang salita ay nakakapagbigay buhay. Ang salita niya ay nagpapagaling. Ang salita niya ay puno ng pag-asa. Ang salita niya ay nagpapapanibago ng buhay. Kaya naman ang mga tayo, kaya naman ang mga tao'y nang gilalas at natigib ng takot at nagpuri sa Diyos, ngayon lang kami nakakita ng ganitong kahangahangang bagay. Mga kapatid, we have only to wake up, to open our eyes, and to see the wonders and the miracles of the Lord in our life. There are many countless miracles, big and small. Miracles happening every day of our life. Say, for instance, the miracle of the new morning, the miracle of the new day, the miracle of the new life. Milagro na nagising ka pa. Ate Menchi,
at nagising ka pa sa araw na ito. Sa araw na ito ay binigyan tayo ng pagkakataon na muling makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos. Kaya sa araw na ito, hilingin natin, anumang bahagi ng buhay nating palagay natin patay, palagay natin ay paralitiko, palagay natin nangangailangan ng kagalingan, this is the time that we ask Jesus to heal the paralyzed part of our body, the paralyzed part of my life, upang ito'y muli niyang buhayin, upang muli niya itong pagalingin, sabagat na kay Jesus ang kagalingan, na kay Jesus ang buhay, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Amen.